Kwentuhang showbiz tayo. Online, ang isa sa pinakapaborito kong panoorin sa Netflix ay ang katatapos lang na series na ang title ay Extraordinary Attorney Woo. Ikaw, napanood mo na ba yun? Una mo, natapos ko na kanina. Okay. So, huwag natin pag-uusapan yung kanilang kwento, walang natin i-reveal ang mga ano. Ang pag-uusapan natin ngayon ay una, analysis ko, ngayon pa lang, isa na sa apat na kumpanya dito sa Pilipinas, ang interesadong, at the very least, apat, ang interesadong mapa-adapt nila ang Extraordinary Attorney Woo bilang Filipino version, Filipino adaptation. Isa sa apat na kumpanya rito, sa tingin ko, analysis ko, ay interesadong gawin ang Extraordinary Attorney Woo. Sa tingin ko, pwede naman akong mali, 20,022%. Pero tingin ko, ang Viva, interesado at kaya nilang gawin ang adaptation ng Extraordinary Attorney Woo. Bukod sa Viva, tingin ko, kaya din ng ABS-CBN ang i-adapt, gumawa ng adaptation ng Extraordinary Attorney Woo. At pag ABS-CBN, may iba't ibang team na pwedeng gumawa ng Extraordinary Attorney Woo. Pwedeng ang gumawa na na yung Dreamscape. Pwedeng ang gumawa na na yung Star Cinema. O Star, ano ba yun pag hindi film, pag series? Star Creatives. Star Creatives, tama. At iba pa. Na, kasi hindi naman natin memorize. Ako hindi ko siya personally memorize. No? Pwede rin yung team ng Showtime, bigyan sila ng ano, ng series, ano, project, no? Pwede rin yun. Ngayon, bukod doon, sa ABS-CBN at sa Viva, tingin ko, kaya din na gawin ng GMA7 ang adaptation ng Extraordinary Attorney. Interesting din kung GMA7 ang gagawa ng adaptation. Ang pang-apat na sa tingin ko kayang gumawa ng adaptation ng Extraordinary Attorney Woo, sa tingin ko Viva, ABS-CBN, GMA7, at kaya yan ng Upstream na minamanage, sa pagkakalam ko, of course, I could be wrong, 2,022%, yun yung team na ang makasali ay si Direk Eric Mati, tapos yung Reality, sa Reality Entertainment ang pangalan yata, yun. Pwede nilang gawin yun at ilalabas nila sa Upstream ang Extraordinary Attorney Woo. Ngayon, may iba't ibang mga magiging result kung isa dun sa apat tayo na gumagawa. At yun ang maganda pag-usapan natin. Number one, pag-usapan natin, kapag Viva Films ang gumawa ng adaptation ng Extraordinary Attorney Woo, para lang ang usapan naman natin ay wala tayong baba, ano, i-re-reject yung ano. So sa tingin lang natin,
kapag Viva Films ang gumawa ng adaptation ng Extraordinary Attorney Woo, sino bagay na Attorney Woo? Sa tingin mo, under Viva. Ako, in my opinion, yung Viva ang gagawa. Since, sabi ko sana, Sarah Geronimo, kaya lang nagawa niya yung parang ganong role sa huli niyang pelikula, yung Miss, ganun, hindi Miss Granny, ano yung isa, yung may aso. So, okay. Unforgettable? Ayun, Unforgettable. So, yun. So, nagawa na niya. Yung ganong type ng yung role. Yes. So, pwedeng siyang gawin ni Ann Curtis Smith. Challenge siya kanya yun. Big challenge siya kanya, if ever. Mm-hmm. Yung ibang, yung look niya na, yung parang, yung maikli yung buhok, tapos yung kilos niya mag, yun. So, well, for me, pwede siya doon. Si ano din, si Sina din, nandun din sa Viva, pwede rin naman kay Nadine, kung gusto niya ng, since siya naman mahilig mag, ano, ng mga role na kakaiba, yun naman ang kanyang mga trip sa buhay. Yun ang gusto niya, yun ang kanya lang. Oo, pero yun nga lang, wholesome. Mm-hmm. So, wholesome na, ano, which is a nice change if ever, kasi mm-hmm. nasanay ang tao sa kanya na pa-sexy. Mm-hmm. Or nagpapa, yung parang pa-sexy na, ano. Mm-hmm. So, it's a welcome, ano, refreshing kung magagampanan niya din yung character ni Atty. Woo. Hmm. Tama ka dyan. So, yun yung Dalawa. Yung so, sa'yo, si Ann Curtis under Viva or si Nadine Lustre under Viva. Okay, ako naman, doon sa sinabi mong Ann Curtis, pasok na pasok sa akin yon. Pwedeng Ann Curtis, ang Attorney Woo, adaptation sa Pilipinas. Pero siyempre, merong pag in-adapt na yun natin at si Ann Curtis ang maging bida, may konting pagbabago sa ano, kasi sa age. Diba? Nasa age. Ang magkakaroon ng ibang ano. Konting-konti lang naman sa timeline. Pagdating kayo na dun, Lustre, dun ako medyo na disagree sa iyo sa pagsasabi na ang ibig ko sabing dinidisagree ko doon, ha, yung kanyang brand, kasi itong pinag-uusapan natin ay series, at pag-uusapan natin ay series at idagdag pa natin ng film, hindi pa pinapasok ni Nadine ang sexy roles sa pagdating sa film at sa series. Ginagawa niya yung brand na may sexiness paglabas ng film, paglabas ng series. Yan sa kanyang music, sa kanyang fashion, ganun. So, tingin ko ganun. Pero pasok din yun. So, medyo kabalik ta rin sa akin, ka-level, sabihin natin, ka-level ng pagiging pang-general patronage yung Attorney Woo sa mga dati ng role ni Nadine sa most na ginawa niya. Ang kakaiban nga lang dyan doon, yung pagiging may autism. Ganun. Ang pwede pa sigurong dyan na pwede. Alam ko siya ang ano, hindi masyadong ano. Pwede siguro si Yasi. Si Yasi, pangalan, please, si sorry. Yasi Pressman. Yasi Press. Oo, kasi magaling din naman si Yasi. Eh. Oo. In fairness to her. Oo. Si, actually, hindi ko pa rin siya napapanood sa Netflix yung kanyang film, eh, pero balita ko magaling siya doon. Sabi ng ibang critics. So, yon si Yasi Pressman, pwede sa kanya. Inglesero, yung role, kasi kung lawyer dito sa Pilipinas, well, generally, Inglesera. Inglesero. Kaya nga, nauna ko naisip si Ann Curtis, eh, kasi
flawless sa kanya yung pagiging pag-i-English eh. Yeah. So sa Philippine culture natin, ang mga lawyer English na English. Okay, sir. English daw, English dito. Hindi sila ang peg. So yun. So, idadagdag ko lang nun si Yasi Pressman. Ginawa na rin na role ni Bella Padilla sa Miracle, adaptation ng Miracle, na hindi ko pa rin napapanood. Ewan ko, napanood mo na sa Netflix. Hindi ko pa napanood yung Miracle. Ang role niya doon ay lawyer. Doon sa Miracle, siya ay lawyer, tapos yung kanyang client ang may something. May, hindi ko alam, autism yun, ano, di ba? So, at tapos usually si Bella kasi ay, ano, mga film niya, yung mga role doon, yung character ng role niya palagi, yung babae mayroong kakaibang ugali, parang ganon. Mula sa isang, yung 100, ano yun? Yung isang daang sulat ni J.C. Santos. Isang daang pula. Sulat? Parang tula. Tula. Isang daang tula. Yung role niya dun sa... yung beer and vodka. Tapos, yung favorite kong role, pelikulang napanood ko sa kanya, yung ano, Valentine's, Another Day Valentine's, ni J.C. Santos. Ganon. So, ang mga role na doon, yung mga babae doon, may kakaibang karakter. So, pag ito, medyo magiging comedic yung kanyang role, sa challenge sa kanya yon. Pero tingin ko, she can do it. Yon. Ang last, I don't know if it's the least, or ito, medyo risk, pwedeng ang gumawa ng Attorney Wu, kaya ba yan ni, ano, Jowa Ball? Yung babaeng bida sa Jowa Ball? Ah. Oo. Kasi yun, ang ano ko naman sa kanya, strong siya, pero madaldal siya. Diba? Madaldal siya. Tapos, meron siya nagawang series na medyo rin kakaiba yung kanyang karakter dyan, yung ano ba yun? Basta napanood ko dati, nasa, at the tip of my tongue, di ko ma-remember. Pero yun, pinakilala ko siya as Jowa Ball. Kaya ba niyang maging opposite? From Jowa Ball, kaya ba niyang maging, sabihin natin, virgin attorney? Kasi doon sa Attorney Wu, mukhang virgin pa si Attorney Wu, di ba? So, kaya ba niya yun? Sino ba yung bida ng Jowa Ball? Nakalimutan ko na yung pangalan. Pasensya po. I-edit ko po ito or kung meron, i-comment nyo lang yung pangalan. Si Kim, ano ba pangalan? Yeah, Kim Molina? Molina, yes. Si Miss Kim Molina. Okay. Last, at the moment, last, pwede ko pa madagdag sa mga susunod, pero last, under Viva Films, pwede nilang ilagay na Filipino version na Attorney Wu ang isang sa mga may pinakamataas na YouTube followers, si Donnelyn Bartolome. Si Donnelyn Bartolome ay marunong mag-Ingles, marunong mag-Tagalog. Si Donnelyn Bartolome, sa ginagawa pa lang niya, kaya niyang paglaruan yung sarili niya eh. Oo. Diba? Mm-hmm. Tapos, parang wala pa naman siyang malaking breakthrough na material. So, yun. So, sa akin, pwede siyang. Kung ako ay, kung ako lang magtatanong, bilang star value analyst, pero wala mo nagtatanong, kaya ipopost ko na lang. Ay, yun. Pwede si Donnelyn Bartolome. So, i-ano natin, kasi para matapos natin yung ano, part na ito, as ating usapang kwentuhan, napaka-favorite ko. Favorite mo ba ang Extraordinary Attorney Wu? Yes, one of my ultimate favorite Korean drama aside from Vincenzo.
Yun. Okay, so paborito ng favorite yan. Pareho yung pinanood yan sa Netflix. At ngayon, sinasabi ko, as a star value analyst, tingin ko, ang apat na kumpanya, in fact, mali na ako, dadagdag ko na lima, ay na pwedeng gumawa ng adaptation ng Attorney Woo sa Pilipinas. When I say pwede, I mean kaya, at I'm sure very interested sila. Analysis ko lang kasi wala mo nagsasabi sa akin. Tingin ko, ABS-CBN, GMA7, Viva Films, Upstream, at sorry, hindi na apat, lima na, syempre ang TV5. I'm sure, lalo na TV5 via Signal, at ngayon may pagsasama ng TV5 at ABS-CBN, pwede, no? Na isang magandang ano yon. Pag nag-merge sila, gagawa sila ng adaptation Attorney Woo. Yon. Anyway, so lima na yon. Ang pinag-usapan natin, kung Viva, ang mga pwedeng gumawa dyan na when I say pwede, ang aming on our mind in a snap pa lang ay sina Ann Curtis, Nadine Lustre, Yasi Pressman, Bella Padilla, Miss Kim Molina, at ang sa akin na dark horse ay si Donalyn Bartolome. Yan ang ating usapan dito sa Star Value Analysis. Paborito namin ang Extraordinary Attorney Woo. Hanggang sa susunod. Sa susunod, kapag ang gumawa ay GMA, sino ang mga pwedeng maging Filipino version ng Attorney Woo at nung kay John Hong? Abangan!